It can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaaman. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Ayan na nga, so yun, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Ayan, syempre huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa mga social media accounts ng SMNI. Sa YouTube, kapartner mo sa balita at serbisyo. At syempre, meron din tayong DZR 1026 News sa YouTube po yan. At syempre, Sunshine Media News Channel. At of course, Facebook, Banateros Official. At yan, www.youtube.com/MasterJudea. At syempre, sa lahat ng mga Banateros, Banat Bay, Boss Dada, Coach Soli, and Jay Guevara, subscribe po natin yan, mga kababayan. So now, kumusta? Partner Jay, mukhang makanta-kanta ka kanina, mukhang maganda buhay mo ngayon ah. Hindi umulan eh. Hindi umulan. Kaya sabi ko, mukhang maganda-ganda ang panahon ngayon. Ang hindi lang maganda ay pag nakikita ko yung mga politikong korap yun lang. Ayun, oo eh. Nakakasakit naman talaga ng ulo yun eh. Kahit wala kang lagnat, lalagnatin ka sa pinaggagawa nito mga ito. But anyway, marami-rami na naman tayong pag-uusapan ngayon ng mga bagay-bagay, mga balita na may kinalaman sa ating pang-araw-araw ng nabuhay. Of course, sa ating mga issue ng lipunan na talagang kapupulutan natin ng aral at syempre, impormasyon. At syempre pagdating kasi ng SMNA, yan lang ang nagbabalita ng patas at tama. At totoong balita. Ayan. Okay, right na tayo, Kuya Jay, no? Partner, at planong kasuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Senator Antonio Terlianes, kaugnay sa akusasyon nito na may kinalaman sa bank accounts niya at ng kanyang pamilya. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi na palalampasin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ginagawang paninira ni dating Senador Antonio Terlianes IV at sa kanyang pamilya. Sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong November 13, kung saan matapang na humarap ang dating Pangulo, muling binuhay ni Terlianes.
ang bintang na may milyon-milyong pisong pumasok sa bank account nito at ni Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015 at bago tumakbong Pangulo, sinuoy Davao City Mayor Digong. Sa social media live ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tumawag ang dating Pangulo kay Panelo para sa pagsasampa ng kaso laban kay Trillanes. I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo, ni sabi ko na isang kakiting doon wala. Ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung... Sa Quadcom hearing, una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan at puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi ni Trillanes. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Sinabi naman ni FPRRD na ang pagpatol niya sa mga walang katotohanang akusasyon ni Trillanes ay para turuan ito ng leksyon. Kaugnay nito, sinabi ni Panelo na isa rin sa mga legal counsel ng dating Pangulo na inihanda na nila ang kaso laban kay Trillanes. Ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nagpiprepare na ng build-up case dito sa kaso ngayon. So na tayo pre-present niya, saan galing yun, para magawa na na yung pagsasampa ng kasong formal. Propaganda naman na nakikita ni Attorney Sal kung bakit paulit-ulit na ibinabato ni Trillanes ang issue ng bank accounts ng mga Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. So ayun na nga, no? Ito talaga si Mr. Trillanes, ayaw talagang tigilan ng mga Duterte. Ever since, from 2016 up until now, hindi talaga siya tumitigil sa paninirampure sa mga Duterte dahil alam naman natin, paulit-ulit na natin sinabi yung pagkabasted ni PRRD sa kanya. Kaya ayun, dinamdam ni ni Trillanes. At alam nyo, si Trillanes, nasanay siguro ito. Nasanay ito sa pambubuska kay Pangulong Duterte, sa pamilya ni Pangulong Duterte, nasanay siya na yan lagi ang ginagawa niya. Well, ngayon, it's a different story, no? Kasi si PRRD ay ordinaryong citizen. At ang nakataya po dito, prinsipyo at ang karangalan ng kanyang pamilya. At nandun na nga yung sinabi ni PRRD na pagre-resignin niya ang kanyang mga anak na nakapuesto sa gobyerno kung sakasakali kahit konti man nakatotohanan dyan sa mga pinagsasasabi ni Antonio Trillanes. At ito pa, kanina na balitaan natin, narinig ko sa kay BP Sara mismo na may file daw siya ng mga ebidensya na hawak ni Trillanes. Yung katulad niyan, Kuya Jay, na ang mga account, bank accounts na hawak ni Trillanes, meron din yan si BP Sara Duterte. So ang ginawa pala ni BP Sara Duterte, isa-isa niyang pinuntahan yung mga bangko na nakasulat doon sa ebidensya pinapakita ni Trillanes, pero only to find out na wala pong nag-i-exist na account na nakapangalan sa kanya, sa kanila or sa pamilya nila doon sa mga bangko na yon. Yun po ang sinabi ni BP Sara Duterte kanina doon sa interview niya diyan sa Office of the Vice President. Kasi nagsasagawa rin sila ng celebration patungkol dito sa anniversary, 79th anniversary ba ng Office of the Vice President. Congratulations. Napakaganda ng celebration na nakita natin kanina sa pagse-celebrate ng OVP. At yung presentation na napakagaling. Maya-maya pag-uusapan natin 'yan, pero mag-comment muna tayo partner Jay dito kay Trillanes. Si Boy Kasum, kakasuhan na. Oh, di kasi alam naman natin 'to si Trillanes, si Boy Kasum. Mm-hmm. Maalala natin kinasuhan nito si Banat Bay. Yeah. 'Di ba? Tsaka yung ibang rito sa SMNI. So ngayon, si Boy Kasum makakaranas ng mga kasuhan. Nakalimutan natin ni Trillanes na hindi na presidente si PRRD. Yeah. Kasi nung una,
Ganito rin ginagawa niya. Maraming nga nagtatanong eh. Bakit nung una daw, hindi daw kinasuhan ni Pierre Hardy si Trillanes about Tito? Mm-hmm. Ang kasagutan naman ho kasi dyan, presidente pa nung panahon ni si Duterte. So, malabo talaga na kasuhan niya. So, ngayon, sa panahon ngayon, ano na si Pierre Hardy eh? Si Pierre Hardy, ano na, pangkaraniwang mamayang Pilipino na lang. So, tsaka karapatan niya. Tsaka mas maganda na nga rin yan na makasuhan niyang taong yan kasi hindi talaga nadadala yan. Wala talagang, alam niyo yun, walang kadala-dala kahit mapahiya siya, kahit paulit-ulit na lang na mabasura yung, kahit masabihan nga siya na yung tipong gawa-gawa lang ng kwento. Tsaka ito pa pinakapangit ho dito, wala nang halos maipakitang ebidensya itong si Trillanes, pinapaniwalaan pa ng Quadcom, pinapaniwalaan pa ng mga congressman. Nakakatawa lang doon na sa ganyan, kasi kahit tayo, Master Judea, kayang-kaya natin gumawa ng ganyan eh. Oo naman. Kayang-kaya natin gumawa niyan, kaya ngayon, sabi sa isip-isip ko nga, pwede na rin pala akong humarap agad sa Congress, sa House of Representative para dyan. Gawa lang ako ng ganyan, pakita ko lang sa kanila, maniniwala na sila agad. Ganun sila kababaw ngayon eh. Mas magaling ka pa gumawa dun eh. Yan nga eh, blurred pa eh. Tapos no? Ang masama pa niyan, mali pa yung spell. Mali pa yung spelling, diba? Kasi dun sa sinabi sa live ni Attorney Salpanelo, na sinabi ni PRRD na gagawa na nga lang daw ng faking ebidensya, mali-mali pa yung spelling. Yeah. No? Tsaka, etong si Trillanes, sa totoo lang, dapat nga, hindi lang isa eh. Hindi lang dalawa. Kundi dapat maraming kaso ipatong dito. Actually, marami. Sinabi ni PR Adi kanina, cases. Cases, no? So, ibig sabihin, marami. May S eh. So, anyway, tama, tugmang-tugma yung sinasabi ni Attorney Salpanelo, no? At may narinig din tayo na ibang mga abogado nagsasabi regarding dito na medyo hindi nga daw talaga credible itong ebidensya na pinakikita ni Trillanes. Kasi unang-una, ito na rin yung ibinato sa kanila, sa mga Duterte, noong 2016, tumatakbo pa lang si PRRD. And ang kabaliktaran yung nangyari. Kasi ang gusto ni Trillanes, masira ang pangalan Duterte nung tumatakbo pala ng 2016. Kaya lang, nagbigay ng waiver si President Duterte. Inutusan yan si Attorney Salpanelo na, sige, pumunta ka doon sa bangko. Kung hindi ako nagkakamali, Metro Bank yan, yung nasa Julio Vargas, dyan sa may Mega Mall, sa Ortigas. Doon yung tinutukoy ni Trillanes na bank account ni President Duterte. At pinunta naman yun. At pinagbigyan naman sila ng bangko dahil dun sa waiver na galing kay Pangulong Duterte. Pagpahintulot ni Pangulong Duterte, nabuksan yung kanyang account doon sa particular na bangko na yon. And only to find out, sabi niya Trillanes kasi may 210 million daw na pumasok 200 doon. 210 million. Pumasok doon sa account na yon. Pero ang nung mabuksan yung account na yon, ang nakita lang doon ay 16,000 pesos. At check back nila, kumbaga, yung mga huling transaksyon or mga nagdaang transaksyon, check nila, walang pumasok doon na 210 million pesos. So, yun, ang nag-udyok sa taong bayan na mas lalong paniwalaan si Pangulong Duterte, kaya nga nag-landslide siya sa pagiging presidente. Yung boto niya, ang layo ng lamang. Abay, kung hindi pa nga binawasan yun, siguro, more or less, nasa mga 22 million, 20 million yung boto ni Pangulong Duterte. Kuya Jay. At saka, isa pa, talagang napakalayo naman kasi talagang paniwalaan niya si Trillanes. Kasi, umpisa pa lang. Parang ano nga ito eh. Ito siguro, matatandaan mo yung pangalan niya, no? May isang tao na may grupo sila. Sa PIDEA to, ha? Dati, former PIDEA to. Ah, parang kilala ko. Former PIDEA, may isa silang grupo. Tapos babayaran sila para lang siraan yung isang tao. Ayan. Kita ko dito kay Trillanes, ganun na ganun eh. Parang isang grupo sila, tapos gagawa ng issue, at paggawa ng issue, ibabato dun sa tao, at tatakutin yung tao. Kapag natakot yung tao,
sa palagay ko, ano lang to eh, pera-pera lang din talaga labanan nito ni Trillanes. Yung nga lang, hindi naman kasi uso kay PRRD yung ganun eh. Oo. Oo, kasi kung mapapansin nyo, alalahanin nyo, tumatakbong bilang mayor ng Kalookan. Tama ba? Kalookan? Hindi po basta-basta tumakbo ng ano, ng mayor. So, saan pa ba kukuha ng budget yan si Trillanes? Wala namang so, ba? Wala namang ano yan. Alangan naman may na... May pension yan kasi retired na yan eh. Pero hindi kakayanin. Hindi pa rin. Kahit na retired army, tama no? Navy ata. Navy or army na naihi pa nga sa shirt niya yan dati. Oo. Nung hinuli siya. Pero hindi pa rin kakayanin yun. Tapos yung pagsampa-sampa niya ng mga kaso. Hindi wala yun. Sa madaling salita, may nasa likod talaga nito na malaking tao at talagang nag-i-sponsor at talagang tumutulong dito kay Trillanes. So sa madaling salita, binabayaran siya. Ganun ng... Speaking of binabayaran, yun, ano sabi nga ni PRRD kanina doon sa interview or sa pag-uusap nila ni Attorney Sal Panelo, na hindi daw ito gagalaw si Trillanes na walang bayad. Eh, katulad nga nung nasa PIDEA, yung former PIDEA. Oo, na parang pag hindi mo inulugan ng pera, hindi ka... Parang jukebox. Oo, jukebox. So, sabi ni PRRD kanina, at nabanggit pa nga doon yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, na ito daw, si Trillanes ay halatang halata na tuta ni Marcos Jr. So, ibig sabihin, magkakaalyano talaga sila. Yung mga Dilaw nga, tsaka Pulahan, nag-combine na. Hindi ko alam, pag pinag-combine mo yung Pula, tsaka Dilaw, itim, ang kakalabasan. Taya, taya. sorry, sa mga kumakain. Hindi, tsaka ito totoo naman eh. Kasi, papansinin mo, kada magkakaso si Trillanes, andun agad yung media, nauuna pa kay Trillanes. Oh, syempre. Eh, alam mo naman ang media ngayon. So, hindi lahat ng mainstream media. Alam mo naman yung ibang mainstream media dyan, sunod-sunuran sa gobyerno ngayon, di ba? Ayan. It's about time, no? It's about time talaga. Tama yung sinabi ni PRRD. It's about time na mabigyan ng leksyon itong si Trillanes. Kasi namimihasa na eh. Kumbaga, below the belt na yung mga pinagsasabi. At hindi ko alam kung saan ang gagaling ang tibay ng apog nito ni Trillanes, ano? Na... kalabanin ng mga Duterte na napakarami na naitulong sa ating bansa. So ngayon, Mr. Trillanes, sumanda-anda ka na kasi dekalibreng abogado ang magkakaso sa iyo at mga dekalibre rin yung mga abogado na hawak sa kaso mo. So now, di ba dati, no, nilive mo yun eh, yung mga vloggers na nagsabi na nire-recruit na vloggers. Oo, meron yan sa video daw, ko. Huwag daw mag-alala pag kinasuhan kasi sagot naman daw kung sino nag-uuto sa kanila. So parang ang mangyayari dito ata, parang ganun din. Kung pag kinasuhan si Trillanes, yung nagbabayad sa kanya o yung nasa likod niya, yun din ang mag-aasikaso o tutulong sa kanya para harapin yung mga kaso na ibibigay sa kanya. Kasi ito, do or die na to eh. Tsaka ako sige. Wala nang ano eh, wala nang reputasyon doon si Trillanes. Ang ginaano na lang nito, yung makasilat siya ng big time, katulad ni Pangulong Duterte, pag napatumba or napabagsak niya si Pangulong Duterte, ano niya yun? One time, big time siya, no? Puntos niya yun. Wow. Ibig sabihin, masisira niya si Pangulong Duterte, siya ngayon ang babango pangalan. Pero medyo malayo ata sa katotohanan yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang iniisip na mga hindi mangyayari. Yung iniisip ni Trillanes na hindi mangyayari. Tsaka... yung sinasabi mo nga kanina na nai-vlog ko dati na mga binabayaran sila ni Tutot, no, ni Tamba, hindi rin talagang hindi malabo na hindi niya kunin si kung yung mga vlogger nga may mga record po sa mental hospital yung kinukuha nila eh. Eh yan pa kaya si Trillanes, di ba? Eh kahit papaano mas may ano yan, may class ng konti yan kaysa dun sa mga vlogger na yun. Kukunin yan. At alam nila na si Trillanes, isa yan sa mga kalaban ng mga Duterte. Yan. Isa yan sa mga talagang obsessed sa mga Duterte. Isa yan sa baliw na baliw sa mga Duterte na hindi ata matapos ang isang taon, kailangan niyang banata ng mga Duterte. Tsaka ito, ilang beses nang napahiya yan, Kuya MJ, na... yung kay Pulong, di ba? No. Na may tattoo. Sa saan ba banda? Sa dibdib, sa likod. Oo, may tattoo dragon.
So ilang beses nang nasupalpal yan, pinagubad si Pulong. Si Pulong, nabansagan pa nga siya noon na parang gusto niya lang silayan yung abs ni Pulong Duterte noong mga panahon na yun. Si Senator Bongo, pinagubad din niya. Ah, si Senator Bongo din ba? So ilang beses na hong napahiya yan si Trillanes, napahiya na rin niyang kay Enrile, napahiya na rin niyang kay Alan Peter Cayetano. Kaya kung ano inyo nga eh, katawa-tawa ang nangyari sa House of Representatives dahil ang kinuhaw nilang, ang pinapaniwalaan ho nilang, tama ba, resource person, ay parang wala sa ayos. Kung sa madaling salita, kung nga tatawag yan, sintu-sintu. Wala silang magagawa. Kahit sino pa dyan sa Quadco, wala silang magagawa pag si boss na nagsalita. Sa bagay. Oo. Kasi katulad nga ng sinabi ko, yung mga karamihan sa resource person, pag-umpisa nung hearing, nandun na sila. Pero itong si Trillanes, parang humabol na lang. Siguro, naisip-isip ng mga amo nila na, nadudurog na. Nadudurog na ni Duterte yung mga, natin, mga bata natin doon. It's time for you to go there, Trillanes. Ow, ow, ow. Ayan. At ito may balibalita, Kuya MJ. Ito balibalita lamang po. Wala po itong kasiguraduhan. Mas parang siya atang sinusunod ng mga crocodile din eh. Siya kasi ang nagsasabi na may mga ebidensya. Oo. Siya parang siya yung siya yung pinagkukunan lahat ng mangyayaring plano doon sa loob. Parang siya yung director. Siya parang siya yung director. Siya yung hinuhugutan ng, ganito. Ano ba yung issue sa ganito ni Duterte? Ano ba yung ganito? So siya parang siya yung nagbibigay, siya yung nag-ano ng kwento, siya yung nagmamando kung ano yung ikaw. Yung itanong mo sa kanya. O ikaw, dito ka. Parang yun ang balibalita. Tsaka yun, isa pang maugong, yung 5 million per hearing. Lako. Tapos pag medyo agresibo ka pa, parang may midnight snack pa. Pag medyo madiindi yung pera mo. Medyo dapat galit ka. Lalo't pag gustong-gusto ng pinaka-boss yung yung binabanatan nyo dun sa binabanatan nyo dun sa Quantum sa hearing na yan. But anyway, dalawang bagay lang yan. Isang bagay. Kung sino ang paniniwalaan ninyo. Si Pangulong Duterte o si Trillanes. Alam mo, ito mga kababayan na ginagawa ni Trillanes, halatang halata na ito ay propaganda na may nag-uudyok sa kanila. Paulit-ulit natin ito sinasabi, yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na nag-meeting daw ito kasama si Speaker Martin Romualdez, si Saldico, tapos yung isang general, tapos yan si Trillanes, magkakasama sila. Hindi natin na alaman kung ano pinag-usapan nila. Pero the fact na nagkita-kita sila, so ibig sabihin, may napag-usapan talaga. At pagkatapos ng pag-uusap na yon, ito, nag-aatungal na naman si Trillanes. And anyway, speaking of doon kay Enrile, hindi pa nga niya nasasagot hanggang ngayon. No, yung tanong ni Enrile, kung ano ang ginawa niya doon sa China. At hindi pa rin sinasagot kung bakit ipinabura ni Trillanes yung minutes of the meeting kapag pumupunta sa China. So, ibig sabihin, ang minutes of the meeting kasi, Partner Jay, yung pinag-usapan doon sa meeting, naka-record yun. Katulad ng nire-record yung hearing sa Senado, lahat ng sasabihin ng resource person naka-record yun. Yung kay Trillanes, ipinabura niya yung mga records ng pag-uusap. Kasi, syempre, siguro, saan? Dito sa, sa China. Sa China, okay. So, sige. At ayun, maraming nagko-comment dito. Sabi nila, magkano kaya ang bayad kay Trillanes? Mag-break muna tayo para malaman niyo yan. Wag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Say walang makakaawan. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct
Proverbs 17:15, He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, noong kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang maservisyo. Alam mo ba na may magagawa ka para matugunan ang problema sa baha na nararanasan natin ngayon? Maging bahagi ng solusyon. Lumahok sa isang puno, isang bayan, nationwide tree planting activity ngayong November 16, 2024. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants a law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Ito na nga at nagbabalik tayo dito lang yan sa Barateros sa SMNI. At syempre, sabi nga nila, pagka ang ginawa mo ay tama, ang babalik sa iyo ay tama. Pag ginawa mo ay mali, ang babalik sa iyo ay mali. So ito na yon, Trillanes. Talaga mga kababayan, dapat naman talagang matigil na itong mga kasinungalingan ni Antonio Trillanes. Kasi marami pa itong sisiraing matitinong tao eh, pag nagpatuloy ito. Pagka hindi nila nagustuhan yung plataforma, yung polisiya ng isang politiko, katulad ni Pangulong Duterte, ay sisiraan niya. At mag-iingat din ha, yung mga politiko na lalapitan ito ni Trillanes. Kasi mahirap pala pagka nababasta dito, mahirap pala pag natatanggihan. Pagbibigyan daw yan, nagtatampo yan. Anuhin ka, no? Ituturing kang matinding kalaban o kaaway pag hindi mo napagbigyan sa kanyang kahilingan. So, pero ngayon, umandahanda ka na, Mr. Trillanes, kasi katulad nga ng sinabi natin, hindi basta-basta ang magkakaso sa'yo. Dating presidente ng Pilipinas, hindi lang presidente, yan yung presidente na minahal ng majority ng sambayan ng Pilipino. Yan ang problema mo ngayon na haharapin. Hanggang ngayon, presidente pa rin ang turing sa taong yan. Uh-huh. Mas tinuturing pa ng presidente yan kaysa sa presidente ngayon. Tsaka ito, ang inaalala ko lang ho dito, baka matulad lang to si Trillanes kay La Dilima, sino ba yun yung drug lord? Si JB Sebastian. Si Espinosa ba yan?
Kay Yan Espinosa. Oo. Yung kailan lang ginawa nilang witness. Ah, oo, na bumaliktad. Oo, so, yung nakalimutan ko apelyido nun. Ang nakakatakot ho dito, gawa ng medyo nasa kapangyarihan ng kumakapit dito kay Trillanes. Kung sakali mang maipakulong to, makakalaya to at gagawin pa rin ano eh. Gagawin pa rin resource person to sa mga hearing. At kung si Franz Castro nga, nandyan pa rin sa House of Representatives, ano na yan, convicted na yan ha. Yes. Paano pa kaya si Trillanes, malaking pakinabang to. Kung sakali man, hindi ko naman sinasabing mahina yung kampo ni PRRD or ni Duterte. Ang sinasabi ko lang, sila yung nasa kapangyarihan ngayon eh. Ayan. Kaya nilang gawing mali, gawing tama yung mali. No? Kaya kahit na anong gawin ng mga ano, kaya nila ituwid yun. Kasi hawak nila lahat ngayon. Kaya kung sakali man na makasuhan itong si Trillanes, malamang sa malamang, ligtas pa rin yan. Kasi nga nakapwesto pa rin yung sinasabi ng mga nasa likod, yung mga sinasandalan. Kaya totoo naman, hindi naman gikilos to nang walang nagmamando, nang walang walang nagkukumpas sa kanya. At si PRRD na mismo ang nagsabi niya. Now, ang kinakalaban niya yung nakapagbigay ng napakaraming ambag sa Pilipinas. So now, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata dahil ito si PRRD, alam ko hindi rin titigil. Dahil napakarami na ng patunay ng magandang paninirbihan or sa maraming resibo na may papakita tayo sa paninirbihan ng mga Duterte. Siyempre, bago siya magpresidente dyan sa Davao, hinawakan niya yung Davao, nagbago yung sitwasyon sa Davao. Yung dating magulo, aba, ngayon napakatahimik na ng Davao na ayaw naman paniwalaan itong mga kritiko ng mga Duterte. So, yan, upaulit kong sasabihin na ang Davao po ay parte ng Pilipinas. Dapat po maging proud tayo pag may nakakamit na ganyang pagkilala ang kahit na anong lugar sa Pilipinas dahil tayo ay mga Pilipino at tayo ay nasa bansang Pilipinas. Napakaganda ng Davao eh. Sa mga nakapunta na at sa mga hindi pa nakakapunta, si PRRD mismo ini-invite kayo sa Davao at magmasid kayo kahit maglakad kayo dyan, maghapon, magdamag, walang mangyayari sa inyo dahil mga disiplinado ang tao at alam na ng mga pulis at ng mga nanunungkulan dyan kung paano nila gagawing payapa, malinis at sikat ang Davao. Kaya nga ngayon, pagkabilang sa lungsod ng Davao bilang isa sa pinakamalinis na ligtas na syudad sa Asia, bunga ng mabuting pamumuno, samantala, libu-libong pine tree sa Glory Mountain ng KOJC sa Davao City, pinangunahan ni Pastor Apollo Sikibuloy, hindi imposibleng ma-replica sa buong Pilipinas sa buong detalye mula kay Jane Domingo. Davao City, Philippines, isang highly urbanized city sa rehiyon na bahagi ng isla ng Mindanao. Dito matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ito rin ang tinaguri ang durian capital ng bansa. At dito rin nagmula ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas mula sa Mindanao, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na bago naging Pangulo ay naglingkod sa Davao City bilang alkalde ng mahabang panahon. Sinundan naman ng kanyang mga anak ang pagsabak sa politika, sina Paolo Duterte na naging mambabatas ng unang distrito, Sebastian Baste Duterte, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod, at si Inday Sara Duterte, ang kasalukuyang vice-presidente ng bansa. Masasabing dahil sa kanyang pamumuno, kaya naging matiwasay at maunlad ang lungsod ng Davao. Kaya naman kabakailan base sa NAMBIO survey, ay ikinanghal bilang ikalawang pinakamalinis sa syudad at ikatlong pinakaligtas sa syudad sa Southeast Asia, ang Davao City. At isa rin ito sa mga lugar may pinakamababang crime rate sa Pilipinas. Maliban pa sa mga katagumpayang ito, maipagmamalaki rin ang mga pag-unlad na nais na katuparan para sa lungsod ng mga Duterte. Paglilingkod na hindi kailang ibalandra ang mga mukha o pangalan sa lahat ng ginagawang pagtulong. Gilingkod bayan na sinsero at tapat. Ilan sa mga ito ay ang No Smoking Ordinance, 911 Emergency Hotline, State-of-the-Art Security Command Center, ang nagpapatuloy na pagkakaroon ng wireless streets,
Safe dahil maaari kang maglakad ng hindi nag-aalala sa sinumang snatcher o masamang loob. Drug-free at ang ipinagmamalaking Davao Coastal Road. Ito'y masasabing resulta ng mabuting pamamahala, pamamahalang may resulta at hindi hanggang pangarap lamang. Samantala, maliban sa mga ipinagmamalaking pag-unlad sa siyudad ng Davao, ay katangi-tangi rin ang libo-libong pine trees na nasa bahagi ng Barangay Tamayo, na nasa paanan naman ng Mount Apo, ang Glory Mountain. Taong 2003 sa layuning maisalba ang kalikasan, sinimula ni Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at ilang mga volunteers ang massive pine tree reforestation sa nakakalbong bahagi ng lupa dahil sa pagkakainin na dumulitaman ng matinding pagbaha sa Kalinan District dahil walang mga punong kumipigit sa pagdaloy ng tubig baha. Dahil sa inisyatibong ito ni Pastor Apollo, makalipas ang 20 taon, ang dating kalbong lupa at kagubatan ay hindi na makilala dahil sa libo-libong pine trees na nakapalibot dito, kabilang na rin ang mga nagagandahang bulaklak at halaman. Bilang isang visionary leader o isang tao na may positibong pananaw para sa hinaharap, ito ang nakita ni Pastor Apollo sa lugar na ito. Pananaw na sinamahan ni Pastor Apollo at ng mga volunteer na naniniwala sa kanyang layunin at gawa. Ito'y malaking patunay na walang imposible at kaya ng bawat Pilipino. Lahat ng mga bagay na sinira ng pang-aabuso sa kalikasan man o sa tao ay maaaring maisaayos o maibalik sa dating anyo. Bakit? Dahil nagawa ito ni Pastor Apollo. Ngayon ang Glory Mountain ay maihahambing na o hihigit pa sa ganda ng ibang lugar. Di lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. At tunay na maipagmamalaki dahil ito lamang ang lugar na may pinakamaraming pine trees sa Davao City. Maliban pa sa ganda ay malaki rin ang naitutulong ito sa pagbalanse ng kalikasan at pag-iwas sa posibleng kapahamakan. Bakit nga ba pinagpala ang Davao City? Bakit patuloy ang pag-unlad ng lungsod? Bakit ito ay kinalagang isa sa pinakaligtas at pinakamalinis na syudad? Malaking dahilan ang mga namumuno dito. Mga lider na di lamang nangangako, kundi sinisiguro ang paglago. Ito ang Davao City. Malinis, ligtas, maunlad. Kung nagawa ng mga Duterte sa Davao City, magagawa rin sa ibang lungsod. Lahat ay posible. Basta't may mga leader na tulad ni Pastor Apollo na mangumuna at sisiguraduhin may resulta. Kung nagawa ni Pastor Apollo buhayin at gawing paraiso ang dating kalbo at wala ng buhay na kakahuyan, maaari niya rin itong gawin sa ibang bayan, syudad, lalawigan at maging sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNA News. So, yun, no? Napakaganda. Napakaganda ng Glory Mountain. Parang gusto kong pumunta ulit ng... Kailan ba tayo pwede pumunta dyan? Bukas, gabi na eh. Pero gusto, promise, gusto ko rin talaga bumalik doon. Kasi parang ayoko nang bumalik dito eh. Nung nandun tayo sa Glory Mountain tsaka sa Prayer Mountain. Grabe. Ang sarap puminga dyan mga kabanateros. Singa. Naging green na naman. Yung baga ako, naging green na naman eh. Oo. But anyway, speaking of Davao being the cleanest city in Southeast Asia, no? Eh hindi naman yan tatawagin cleanest city kung pinabayaan lang. Kung hayaan mo lang dyan, oh, tatawagin mo yan. Dahil din yan sa mga namumuno, pag ikaw na namumuno ay may political will, ay meron talagang sinusunod na libro kung paano mo aayusin ang bayan mo, abay matutupad po yan. Alam niyo yung Davao, well-organized po ang Davao. Hindi siya basta-bastang ano eh, basta-bastang lugar para sa akin. Parang ako nasa ibang bansa pag nasa Davao ako, although iba yung salita nila, no? Kumpara sa atin na Tagalog, parang ang feeling ko nasa ibang bansa ako kasi yung mga tao, well-organized, yung mga tindahan, organisado, ang kalsada, organisado, yung mga kapulisan, organisado, yaan ay dahil sa magandang pamumuno. Kung yung namumuno ay hindi alam kung paano patakbuhin ang isang syudad, hindi yan tatawagin o hindi yan magiging cleanest or safest city kung saan mang yung lugar na yan kung walang kwenta ang namumuno. Ayan o, pinapakita na, pina-fact check tayo ng mundo
na ang Davao ay paulit-ulit sa ating isinisigaw na ang Davao ay safest city at cleanest city in Southeast Asia. So yan po ang patunay. Hindi po yan kasinungalingan. Totoo po yan. At doon sa mga hindi naniniwala, oh, bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Punta kayo ng Davao, i-observe nyo kung ano ang pagkakaiba ng Davao sa lugar ninyo or sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Partner Jay. Ilog nga lang dun eh. Mm. Walang-wala na rito sa Maynila. Linis, no? Ang linis. Mm. Ilog lang dun. Ang linis. Mm. At kalsada. Lalong-lalo na yan, no? Yung pinapakita sa screen na boulevard, kung tawagin. Boulevard, oo. Napakaganda ho dyan. Mm. Sobra. At yung yun pa yung isa. Yung bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Mm-hmm. Bawal dumura. Bawal manigarilyo. Oo. Bakit kaya ayaw i-adapt ng ibang lugar dito yan sa Pilipinas, no? Kasi eto lang ha, kung ang mga Duterte, sinasabihan nyo nga Duterte, wala naman yan, Duterte lang yan. Uh-huh. Pero bakit sila nagawa nila yan? Uh-huh. Katulad na lang ni Pastor, di ba? Kung ano pinagsasabihin nyo kay Pastor, pero tingnan nyo yung nagawa ni Pastor sa Glory Mountain tsaka Prayer Mountain, kala mo nasa ibang bansa ka eh. Uh-huh. Yung klima pa lang, parang nasa ibang bansa ka na. Parang sa Canada. Eh, paano pa yung view? Diba? Yung Bulaklak, mapapansin mo, iba-ibang... marami nga nagsasabi, nung katulad niyan, yung galing tayo doon, pag-uwi ko, sabi ng mga kapatid ko, Kuya Jay, yung mga Bulaklak ba doon sa pinuntahan mong Glory Mountain? Totoo yun? Mm. Sabi ko, totoo yun. Mm. Eh, bakit ganun? Parang para silang mga plastic. Plastic daw yan kasi, ano daw eh, ngayon lang daw sila nakita. Uh-huh. Diba, binibidyo ko, tinututukan ko. Uh-huh. Tinututukan ko ng camera ko kasi sabi nila, grabe yan, sobrang ganda yan. Oh. Iba-iba, oh. Tsaka may ano yan, may lettering, may ano pa yan, na tinatawo, lettering nga. Uh-huh. Bawat tanim ng bulaklak yan. Eh, no, may nakasulat kung anong klaseng tanim, anong klaseng bulaklak yun. Uh-huh. Nakasulat siya doon. Ayan o, yung lake. Sa ibabaw ng bundok, may lake. Uh-huh. Biruin nyo, nagawa ni Pastor Apollo Sige Buloyan. Sabihin nyo sa akin, ngayon, sa kasalukuyang mga nakaupo sa gobyerno, kung may nakagawa ba ng ganyan? Wala. Wala tayong malaman kung sino ang kagawa niyan. Si Pastor Apollo Sige Buloyan. At ang mga Duterte lang. Yan. Ito ang sinasabi natin na iba talaga ang leadership ng mga Duterte. At iba rin ang leadership ni Pastor Kibuloy. Ang mga Duterte, mga kababayan, pinakikinggan po yan ng tao. Kasi, sincero sila makipag-usap sa mga tao eh. At napatunayan natin yan dahil ilang beses na tayo nakipagkita sa mga Duterte, maliban lang kay Pulong, kay Congressman Pulong, hindi pa natin nakikita yon. Pero si BP Sara Duterte, Basti Duterte, si President Duterte, pag yung tatlong yan nakausap mo, halos hindi mo na gugustuhin magsalita eh. Kasi baka mamaya magkamali ka eh. Hindi, kasi, pero iba, mm-hmm. Ano sila eh. Kung iisipin mo, parang, kasi sa pangkaraniwan katulad nating Pilipino, ang tingin natin sa kanila, andun eh, sa taas eh. Uh-huh. Pero pag nakaharap mo na sila, parang normal lang sila na mga tao. May starstruck na. Kasi yung Dorian nga eh, sabi, kamayin mo na yan. Huwag mo nang... Kutsa-kutsara ka pang arti mo. Wala nang kutsa-kutsara, diba? O, ganun. Kasi iniisip natin, presidente to, mahirap kausap to. Pero pag nandun na, may starstruck ka. Kasi mali pala yung pagkakakilala. Kaya... Yung mga, hindi ko, maintindihan ko yung mga nag-uusap kay Pangulong Duterte na hindi pa niya nakakausap ng personal kasi wala tayong magagawa doon. Eh, lalo-lalo na yung mga ayaw talaga kausapin si PRRD kasi anti-Duterte nga. Mm. Pero sabi ko nga, ito ay dahil sa pamumuno ng mga Duterte, ibang klase. Ibang klase ang narating ng Pilipinas sa pamumuno ng Duterte. Ibang klase ang narating ng Davao. At hanggang ngayon, namamayagpag pa rin sa buong mundo ang Davao, sa kalinisan at sa katahimikan ang Davao. At yan din, ganyan din na ganyan eh. Ang pamamalakad ni BP Sara Duterte. Kasi kanina, Partner Jay, papunta dito, nakikinig ako no, ng noong presentation doon sa... anniversary ng Office of the Vice President. Napakaganda noong presentation nila. So, ibig sabihin, napakaganda, pinaghandaan talaga. Mm. Ganon dapat. Kung may gagawin kang isang bagay, dapat paghandaan mo para perfect kang lumabas. At ang kagandahan dito sa mga Duterte, hindi nila nakakalimutan magpasalamat sa lahat ng may mga ambag doon sa kanilang kapamunuan. Katulad kanina, si BP Sara Duterte, ni-recognize na lahat ng mga nagtatrabaho sa OVP. Lahat yan, mapa-janitor sa lahat, ni-recognize niya. Napakalaking bagay po ng pag-recognize, kahit ikaw ay janitor, pag ni-recognize yung trabaho mo, or tinawag ka sa isang okasyon na ganyan, pinangalanan yung
posisyon mo, aba malaking karangalan yun. Tos lalo na Vice President pa yung ano. Pa. Oo. Ibig sabihin, si Vice President Sara Duterte at yung mga Duterte ay mayroong pagpapahalaga sa ambag ng bawat Pilipino, ng bawat tao or empleyado na nakakasalamuha nila. At ang nagandahan ko pa doon, Partner J.A., yung nirecognize niya yung dating mga Vice President. Yung mga dating Vice President 89 years ago, kung hindi ako nagkakamali, lahat, hindi lang yung ngayon, bagkos yung past, present, and the future. Nire-recognize na ngayon pa lang. So, pati yung mga may nagagawang kakaiba o may nagawang nagbigay ng malaking impact sa kanilang komunidad, pinarangalan ni VP Sara Duterte. Alibawa doon, yung may nasunugan. Itong nasunugan na to, galit na galit doon sa nagligtas sa kanila. Kasi ito, medyo mataray ata yung nanay nung nasunugan. Mataray. Nagpa-park daw ng motor itong lalaki doon sa tapat nila. Nagagalit pa doon yung nanay. Mm. Pero noong time na nagkaroon sila ng problema, yung nasunugan sila, yung palang kinagagalitan niya yun, yung pa palang tumulong sa kanila. Kaya lubos-lubos ang pagpapasalamat noong nanay ng mga bata, tatlong bata na nailigtas niya sa tiyak na kapamakan. Dapat ganun. No? Ganun dapat ang leader. Nire-recognize yung mga kahit maliliit na bagay na nagagawa ng mga Pilipino. Dahil kung ikaw, gawa ka ng gawa na mabuti sa kapwa mo, tapos hindi ka naman pinahahalagahan, aba, wala. Yung magsasawa ka. Katulad na sa isang pamilya. Ako, nagtatrabaho ng ganito, ganyan. Oo, tapos hindi nyo pinapahalagahan yung pinagtatrabahoan ko. Di ba pangit yun? Mm-hmm. Pangit. Dapat pahalagahan mo lahat ng mga aksyon na magaganda, lalo na nagbibigay ng malaking impact sa komunidad. Hindi lang sa buong Pilipinas, yung sa komunidad. Yun nga tayo dapat nagsisimula eh, sa barangay. Oo. Kaya sa wali talaga malayo. Hindi malayo na yung Pilipinas ay mapaunlad natin, yung Pilipinas ay magaya natin sa Davao, lalo-lalo na yung sa Prayer Mountain. Kasi yung Prayer Mountain na yan, ilang hektaryo yan? 40? Or if I'm not mistaken, 40 hectares yan. Man, sobrang lawak yan eh. Pero nagawa nilang ganyan. At ang daming kabundukan sa atin, Kuya Jay, sa Pilipinas. Pagka sumakay ka ng aeroplano, makikita tsaka mo. Tsaka ano ha, baka sabihin nyo, paulit-ulit lang yung video na yan. Kahit ngayon, pumunta kayo dun, ganyan at ganyan na itsura niyan. Nami-maintain ng maayos yan. Uh-oh. At ito pa, ang hindi mo nabanggit kanina, sa Davao, ang ospital doon, libre. Ayun. Meron doon, libre ang ospital. Kung sa mga gustong magbigay ng donasyon, kahit pa paano, siguro sa may ano din eh, may nakita akong malaking box na nasa gitna ng mismong ospital. Kaya siguro, para sa akin, kasi wala naman ako natanungan nun, pero may nakikita ko parang may naglalagay. Siguro kahit pa paano, pang ano lang din, pero ang pagkakaalam ko, libre yun. Hindi naman siguro libre lahat. Siguro yung mga public, libre. Pero yung mga private hospital, mahirap yun ilibre. Kasi iba may-ari nun, private may-ari nun. Sa gobyerno? Sa gobyerno, doon mismo sa ano yun, sa hospital ng Davao talaga yun. So libre yun. Sabi ko nga eh, napaisip ako, tignan nyo, ang Davao, hindi naman kukunti ang tao dito. Marami din. Dami. So bakit hindi ito magawa ng ibang mga lugar? Kung ang Davao, kaya nga nilang nailibre yung ospital, ba't hindi yung, kahit nga lang ano eh, 50% kada may mga... Malaking bagay na yun. Kada may may bill, may mga magkasakit. Bayaran ngayon, sa totoo naman, may mga ano naman tayo, may mga... yung SWAM, yung mga ano naman tayo, kahit papaano, nababawasan yung mga bayarin sa hospital. Pero sa damakmak mo ng lakad ang gagawin mo, paan bago mo makuha yun. Kaya nga napakaganda nung ginawa ni Senator Bongo na pinag-isa niya yung sa Malasakit Center. Nandun na lahat, SSS, PhilHealth, lahat ng pwede mong lapitan ng tulong na sa ngayon ng gobyerno, nandun na pinag-isa. Kaya napakagaling ni Senator Bongo. Kaya nga pag may isip mo yung charity, no, charity, kindness, helping people. Unang-unang makikita dyan sila Pastor, Senator Bongo, sila Duterte. Sila yung maaalala mo dyan kasi sila talaga yung wala na may ibang gumawa dyan eh. Sila lang talaga yung makikita mong may ganyang katangian sa pag-ugali nila.
Kaya nga yung slogan nila, diba? Tapang at malasakit. Tapang at malakas, malasakit. Pero may kilala ako na pamunuan ng gobyerno. Dapat ang pangalan nila or slogan nila, swapang at mapanggipit. Ay, grabe. Oo, meron ganun eh. Swapang at mapanggipit. But anyway, balikan natin ito, Kuya G. Kasi napaganda pag-usapan, no? Itong mga pinapanukala ni Pastor Apollo Quiboloy na lalong-lalo na sa environment. Ayo. Diba? Kasi, ayan eh, may resibo na eh. Hindi ba pwede, imposible ba? Posible, kasi nagawa na eh. Oh, yung kapayapaan ba sa buong Pilipinas? Posible ba? Posible, kasi nagawa sa Davao eh. Diba? Tsaka hindi lang sa isang lugar ha, ang dami niyan, kingdom, lawak ng kingdom. Prayer Mountain, lawak ng Prayer Mountain. Sa Glory Mountain, lawak din. Sa Samal, ganun din, lawak din. Ang dami, kaya baka mamaya may mga basher dyan. Eh, kaya lang naman namimintin niya kasi ang daming KOJC member. Tapos yan lang naman lugar. Hindi ho, ha? Halos ang dami po niyan. Tapos ang lalawak po ng lupain dyan. Kaya yung mga sinasabi niyo na parang peki yung mga pinapakita dyan sa video na... Pumunta kayo. Oo, at may kita at may kita nyo yan. Kasi kami, nila Master Judea at mga Banateros Brothers, nakita na namin ng ilang ulit yan at sobrang namamanga kami. Ayaw na nga namin umalis din eh. Kung pwede nga lang, di ba? Pero, syempre, may kanya-kanya kaming pamilya na kailangan din namin umuwis. Sabi ko nga eh, yung dati, nung bata ako, napapanood ko yung, alam mo yung sa mga Once Upon a Time, na pag yung lugar ng mga engkanto, mga lugar ng mga engkantadya ba yun? Yan, engkantadya, katulad ng mga palabas sa TV dati. Oo, na nakikita lang natin sa movie. Ngayon, may kita mo dun, punta ka lang Glory Mountain, Prayer Mountain, may kita mo dun, maa-amaze ka talaga, ultimong mga... Bulaklak, hindi mo rin alam. At eto pa, yung mga bulaklak sa Glory Mountain at sa Prayer Mountain, galing po sa iba't ibang mundo yun. Yan. At hindi basta-basta presyo ng mga hindi ano, matindi. Kasi at ito ha, no? Hindi talaga basta-basta. Kasi biruin mo si, si Chris Aquino, Maselan yun, na tao, di ba? Kumbaga, gusto nun lagi, maganda, pero manghang-mangha dyan si Chris Aquino, dyan sa... Prayer Mountain. Nagpunta yan dyan. Inimbitahan ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya, yan na, ano pa nga yan eh. Na-feature pa yan dun sa show ni Chris dati. But anyway, ganyan talaga mamuno si Pastor Quiboloy. Ganyan mamuno si mga Duterte. Kaya nga nagtataka tayo eh kung bakit sa laki na naiaambag or po pwedeng maitulong ng mga Duterte sa Pilipinas, kung bakit sila binabanatan at may mga hearing pa, na alam naman nila yan eh. Alam nila kung saan napunta yung pera, pero gusto lang talagang hiyain si BP Sara Duterte, kasi pag napahiya nila si BP Sara Duterte, diretso nun mapapahiya na rin yung tatay niya. Pero ito ha, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi pa rin siya dadalo sa anumang pagdinig na gagawin ng mga kongresista. Kung bakit, alamin sa balita ni Sina Torno. Hindi man nila ako tinanong kung... Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya sa kung bakit hindi siya pumupunta sa mga pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang media interview, nilinaw ng Vice Presidente na isang beses lamang siya nakatanggap ng imbitasyon mula sa Kamara kaugnay sa budget hearing ng Office of the Vice President at hindi na raw ito nasundan pa. Sa unang-una, pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita niyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Yan pa rin daw ang magiging rason ni Vice President Sara Duterte upang hindi pa rin pumunta sa mga susunod pang pagdinig patungkol sa kanyang tanggapan. Miyerkules, November 13, kasabay ng Quad Committee hearing, ay personal na inabot kay VP Sara ang imbitasyon para sa gagawing pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa November 20 patungkol sa confidential funds ng OVP. Pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to say why
And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Shina Torno, SM9 News. Yun, ganun dapat. Yung may pagpapahalaga sa oras. Kasi itong mga ito, parang nagsasayang lang ng oras. Unang-una, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte, nagpunta na ako doon, hindi nyo naman ako tinanong. Mm-hmm. Oh, kasi since hindi nyo naman ako tinatanong, uwi na lang ako. Di ba nagpaalam si VP Sara doon, hindi na tinapos yung hearing. Kasi wala naman, nakaupo lang siya doon. Ang daming trabaho ng Office of the Vice President. Tapos, aanuhin nyo, aatrasaduhin nyo ng ganun. Eh, tama lang na hindi na pumunta si VP Sara Duterte. Kasi wala eh. Kung mayroon mang pag-uusapan dyan, ayan ay mga formality na lang or para sa popularity nung kung sino man na mag-ano ng hearing-hearing na yan. Kasi mga tatakbo yan sa midterm election eh. So para sa akin, hindi na kailangan kasi wala namang magiging si VP Sara Duterte dyan. Kahit ano pa mangyari dyan, the bottom line dyan, kung ano yung gusto nilang mangyari dyan sa Quadcom or dyan sa Kongreso regarding sa budget ng OBP, wala na magagawa si VP Sara dyan eh. Kahit ano pa sabihin niya eh. Kung yun na talaga ang plano ng Kongreso na ibigay kay VP Sara Duterte, wala na magagawa si VP Sara Duterte doon. Kasi kung ano man ang plano, meron ng mga plano yan eh. Same with President Duterte, no? Dapat hindi na siya pumunta dyan sa Quadcom na yan. Kasi nasagot niya na yung tanong. Lahat ng tanong na ibinato sa kanya, nasagot na at paulit-ulit na nga yung tanong eh. Eh baka mamaya pagpunta ni PR Arden dyan, ganun pa rin ang mga tanong, eh di nagsasayang lang si PR Arden ng pagod dyan. So, hindi na kailangan, sayang lang. Magtrabaho ko na lang, VP Sara Duterte, ayusin mo ang Office of President, panatiliin mo maayos. At wala naman kayong magigain dyan eh. Alam nyo kung sino magigain dyan? Oo. Yung mga promotor ng mga hearing-hearing na yan, dahil yan mga yan ay parang ito ay ginagamit na pangangampanya para sa kanilang popularity and their own interest dahil mga tatakbo yan sa 2025 election. Kuya Jay. Tsaka ano na naman itatanong nila, yung sa sobre na naman ng matanda. Yung confidential man. Oh, hindi. Yung sa sobre na naman siguro yan. Tapos yung mga 2022 pa, 2023 na confidential fund. Ayan pinag-uusapan ko, 2025. So, inaprubahan na. So inaprubahan na ng ano, ng buti nga itong Senado eh. 10 minutes lang. Okay tapos, na. Tapos. Uh-huh. Eh bakit sa Congress, halos tatlong ilang beses ngayon pinapatawag na naman. Alam nyo, aksayado yan. Tapos, buti sana kung pera ng mga congressman ginagastos dyan, hindi naman. Uh-huh. Pera ng taong bayan yan. Uh-huh. Eh buti sana kung 10,000, 20,000, kahit nga lang 10,000, 20,000 lang ginagastos yan na kada hearing, uh-huh. Pera pa rin ng taong bayan yan. Dapat hindi nyo, hindi nyo sinasayang. Alam mo kung bakit mabilis sa Senado? Konti lang yung mga re-electionista sa Senado eh. Karamihan pa dyan, mga kaalyado ni VP Sara. Kaya mabilis. Dito, sa Kongreso, ang dami mga tatakbo dyan na hindi naman kaalyado ng mga Duterte. Kaya dyan, tinatagalan nila para yung tawag dito, yung airtime na makikita yung pagmumukha nila at mababanggit yung mga pangalan nila, mas mahaba. Kaya yun ang ginagawa nila. Pero ako, pabor din ako ha. Uh-oh. Pabor din ako na humarap si VP Sara. Ang dami ko na naman content. Ayun nga eh. Oo, kasi hindi alam nyo kasi, hindi naman saga, alam ko naman nasawa na tayo at alam naman din natin na paulit-ulit lang yung katanungan dyan sa Congress. Kaso, kadalasan kasi may magandang naibubunga eh. Uh-oh. May magandang nangyayari kasi dyan minsan nahahalata. Kasi hindi pa naman lahat eh. Hindi pa lahat na kikitaan natin ng, alam yun, yung baho nila. Mm-hmm. Hindi pa lumalabas. So, sa mga ganyang hearing, katulad nga, yung kay Kimbo, diba, kay Saldico, talagang, talagang nahalata sila kung gaano nila manipulahin yung isang, yung hearing. Uh-huh. At kung gaano nila talagang, tapos doon pa natin nalaman na talagang mahal na mahal pala talaga nila ang kanilang pinuno. Yeah. Na tinuturing nilang ama ng kanilang tahanan. Ipagtatanggol hanggang kama. Oh, ano daw? Kung ano daw yung
ibinabanat sa kanilang leader na si Martin Romualdez ay lubos daw silang nasasaktan. Ay, wow, ang pa-plastic. Ang plastic. may ano niya, may video niyan si Kimbo. Baka sabihin niyo, gawa ko lang ha. Plastic talaga eh. Oo, lubos daw silang nasasaktan. Kaya kailangan daw, magsalita rin naman daw sila pag binabanatan daw ang kanilang ama. Hindi naman ganyan dati, yung mga naunang mga speaker, di naman eh. Oh, hindi naman si ganyan. Alan Peter Cayetano, dati binabanatan din yun ng mga netizens at ng taong bayan. Pero wala namang ganyan. Wala. Eh ngayon, bakit kaya? May abot-abot kaya yan? Alam nyo nga, kagaya nga ng sinabi ng iba, ang tingin na nga nila dyan is parang mga vlogger. Uh-huh. Ang mga vlogger kasi kadalasan, hindi katulad, kasi iba-ibang mga vlogger. Pansinin nyo yung mga vlogger na... katulad niya nila Rendon, nila Rosemar, mga kapag nalalaos, pag medyo buwababa yung views, kailangan nila magpa-hype. So itong mga Congress, dahil bukod sa hindi naman sila kilala, at kilalang kilala yung kanilang inuusisa dyan sa hearing, so tingnan nyo, lagi silang nagpapa-hype, kung tawagin nga sila ang the content creator. Content creators. Oo, yeah. Para na silang mga vlogger na gusto lagi nilang ma-hype para kumalat ang kanilang pangalan at makilala sila ng taong bayan. Pero sa kabilang banda may punto ka rin, no, na pwede mas maganda na itutuloy kasi na-expose kung sino yung may mga kabubuhan, kung sino yung may mga pansariling interest. Mm. Kasi ito nga sa Quadcom, doon natin nalaman na talagang ang bottom line here, gusto rin ang mangyari, mapabagsak si Bibi Sara Duterte at makapasok dito ang ICC. Doon natin nalaman. Kasi paano? Nagbigay ng statement si Bersamin about sa ICC na pabor sa ICC. Itong si Pangulong Bongbong Marcos naman, kinaumagahan, naglabas din ng statement na kung umamin si PRRD o susubmit ni PRRD ang kanyang sarili sa ICC, wala na tayong magagawa noon. Parang tuwang-tuwa pa sila na si PRRD ay umamin. Samantalang, labag sa konstitusyon ng Pilipinas yun. Kasi once na pinapasok nila ang ICC sa Pilipinas, mapatalsik si Marcos. So, yun nga yung sabi ni kanina dito sa comment, may nagsabi dito, nasabi daw ni Congressman Marcoleta, nasa opisina lang daw ni Tambay yung mga ICC. Mm-hmm. Tapos yung ICC daw yung nagbibigay ng mga katanungan doon sa mga Congress. Correct. Hindi sa mga buhaya. Hindi umano. So, kung ganun man, kasi mahalata mo rin eh. Una-una, bakit nandun si Trillanes? Si Trillanes, pabor na pabor sa ICC yan. Correct. So, sa madaling salita, pumapabor din ang House of Representatives sa ICC. Mm-hmm. Kasi kung yung tao nga na pabor sa ICC, hinahayaan yung magsalita dun. Yun. Ano yan kasi, parang virus yan eh. Mm-hmm. Na yung isang tao may daladalang virus, so bakit mo papapupuntahin doon sa isang lugar? Alam mo naman mahahawa yun. Mahawa. So si Trillanes, may daladalang malas yan eh. malas naman sa kanya. So yung malas na yun, ayun yung ICC. So siyempre, kapag nakita sa committee niya yan, mapapaisip yung tao na, bakit nandiyan yan? So ibig sabihin, pabor din pala sila sa ICC. At ang masama pa dito, nagmamatsyag pala yung ICC habang nandun sila sa opisina ni Crox. Nagmamasid kasi inaabangan nila yung mga sasabihin o isasagot ni PRRD dun sa ginawa nilang question. At gagamitin nila yung mga sagot ni PRRD sa bilang ebidensya doon sa ipofile na kaso ng ICC. Kasama yun sa investigation. Kaya lang, ang problema, si PRRD aamin ngayon tapos banda maya-maya ipapaliwanag niya kung ganun. Hindi tatayo sa husgado yun. Kasi kahit umamin si PRRD na ako, pumatay ako ng 50 katao. Kahit aminin ni PRRD yan, hindi yun magiging grounds para siya ay makasuwar. Kasi hindi tatayo. Nasaan yung bangkay? Sino-sino yung mga tao? Pag hindi nakita yung mga bangkay na yun at di nalaman kung sino yung tao na yun, wala, baliwala. Oo, walang kaso. Kaya nga, si PRRD tuwan-tuwa. Pinaglalaroan lang niya. Kaya nga siguro, yung ibang congressman dyan, napipilitan mag-Inglis na mag-Inglis. Kahit mali-mali na. Mm-hmm. Siguro kaya dahil yun, dahil para mas maintindihan agad ng ICC kung ano yung mga sinasabi nila, no? Kasi kung mapapansin nyo, may mga ibang
congressman na dati po fluid magano yun talagang mag-English. Mag-Tagalog. Tagalog. Hindi nag-English. Kasi una-una bakit mo mamahalin yung wika ng ibang bansa? Pilipino tayo. Eh Pilipino tayo, 'di ba? So kung nahihirapan ka doon sa English, ba't tayo mo i-Tagalog? So yung iba kung mapapansin niyo, yung ibang mga congressman nag-English kahit matalino Manila. Kasi, matalino pag nag-English ka kasi, matalino ang dating mo sa mga hindi marunong mag-English. Hindi, ang balibalita nga diyan katulad niyan, no, sinabi doon ni Kong Marcoleta na nakikinig lang daw ang ICC. Sa totoo nga lang talagang may katotohanan ng konti. Yun dahil kasi 'di ba gusto nilang paimbestigahan. CPRRD, gusto nilang papasukin. So ang ginawa, ang ginagawa siguro, di umano, mag-English kayo para maintindihan namin. Mag-English kayo para maintindihan namin at yung ICC nandito na talaga sa Pinas. Yeah. Na kaya nga gustong-gusto lagi nilang gustong-gusto lagi nilang makaharap ang mga Duterte para yung hearing na yan double purpose. May hearing na at may investigation pa ang ICC. Sa akin, Jay, hindi ako nababahala dyan eh. Kasi once na makapasok ang ICC sa Pilipinas, baka ma-impeach din si, si Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi mo pwede eh. May umiiral tayo na hostesya sa Pilipinas. Now, hindi ako nababahala, sabi ko, hindi ako nababahala sa ICC na yan kasi wala naman silang jurisdiction sa atin. At ang nakalagay sa batas na hindi sila po pwedeng makialam dahil may gumagana tayo ng hostesya sa Pilipinas. So ibig sabihin, pag nakapasok ang ICC sa Pilipinas, wala na tayong hostesya. So since wala na tayong hostesya, wala nang kwenta yung presidente. Kasi wala nang hostesya eh. Now, that's the time na po pwede siyang ma-impeach. Eh, wala na palang hostesya sa Pilipinas, ba't nandyan ka pa? Anong ginawa mo? Ba't nawala ng hostesya sa Pilipinas? So, hindi rin ako maniniwala na papayag yan si Pangulong Bongbong Marcos na basta-basta na lang manghimasok ang ICC dito. Eh, bakit naman nila sasabihin sa taong bayan yun? Siyempre, tatago nila. Hawak nila lahat ngayon. Hindi, malalaman pa rin ang buong mundo yan. Eh, hindi naman, si PRRD, hindi naman basta-bastang tao yan eh. Pag dinampot ng ICC yan, or pinaimbestiga ng ICC, malalaman niya ang tao pa yan. May binalita na nga eh. Na pinatira nga daw ni, di umano, nitong isang congressman sa isang mamahaling hotel. Gagawin talaga nila yon. Gagawin at gagawin nila yon. Pero kung susundo natin ang batas, bawal yon. Pero kung gagawa sila, yung sinasabi ko, kung gagawa sila ng mga moves na hindi naaayon sa batas, baka yun ang maging grounds for impeachment kay BBM. Kasi siya yung presidente. Siya dapat ikaw bilang presidente, pangangalagaan mong kapakanan ng Pilipinas at bawat isang mamamayan ng Pilipino. Now, si PRRD, bibigay mo sa ICC, Pilipino yan eh, may hostesya tayo, bibigay mo. Mali yun, bawal. Nakasulat yan ang nakasulat sa batas ng Pilipinas. So, hindi mo pwede. Kung ang sukatan na yung ICC, tas pa-impeach si Marcos dahil wala nang saysay eh. Matagal nang wala naman talagang saysay siya rito. kaya lang, syempre, yung mga tao, hindi pa rin lumalabas. Kasi sabi nga ni PRRD, narating tayo dyan. Kaya siguro, si PRRD, matalino to eh. Alam niya na, mga nag-iisip yan ng 10 times ahead doon sa mga ordinaryong Pilipino katulad natin. Yung mga si PRRD, alam niya yan kung ano magiging future eh. Baka, yan, ginagawa ni PRRD, magli-lead yan sa gobyernong ito para naman, baka ikapahamak. Naalala mo yung sinabi ni Mayor Baste. Hayaan mo sila na magkamali dahil yung pagkakamali nila, babalik din sa kanila yan. Yun patong-patong na yung kaso. Pero, pasahin mo, Gio, may tayo. Sabi ni Joylene. Comeles. Banateros, why not? You guys go back to Glory Mountain. Wow. Mag-vlog kayo doon, ipakita nyo yung buong kagandahan ng lugar para makita ng buong Pilipinas. Yun, pwede, no? Pwede, no. Alam nyo, wala namang problema at hindi naman kami... Tsaka napakita na rin namin yan, eh. Pero alam nyo, ang ganda gawan ng ang ganda gawan ng bawat... alam mo yun, bawat vlog. Halimbawa, andito tayo sa part na kung paano nami-maintain ng ganito kaganda yung mga bulaklak. Pwede yun. Sa pangalawang vlog,
paano na may maintain yung kalinisan na kahit ang daming puno? Yon, pangatlong vlog, paano na may maintain yung mga pine tree? Eh, alam natin sa ibang bansa lang yung kadalasan ng tumutubo. Kung para mag-educate tayo kung paano magtanim. But anyway, pwede yun ha. Pwede. Oh. Eh, kailan nyo ba gusto pumunta? Ngayon ba? Sama-sama tayo dyan. Mura lang naman pamasahe. 25,000. Sorry. Isama hotel, siyempre. Sa hotel, tsaka sa... Ay, doon naman tayo matutulog. Duyan na lang tayo. Malamig naman din Gusto ko mag-camping doon. Sarap. Sarap, no? Try natin, no? One-man challenge. Pero anyway, sana mapagbigyan namin yung sobrang busy ng Banateros ngayon at may vlog na tayo, meron pa tayong SMNI. Mm-hmm. Kaya hayaan nyo, pasasaan ba't makakapunta ulit tayo dyan at ipapakita namin sa inyo kagandahan ng Glory Mountain at ng Prayer Mountain. Para doon sa mga hindi pa nakakakita at nakakapanood ng mga naunang vlog namin, may chance kayo na makita. Yan, oo. Well, ito, last message ko na rin. Sige. Uh-huh. Siguro, mga kababayan, no, huwag na natin palagpasin. Paulit-ulit ko na rin ito sinasabi. Uh-huh. Huwag natin palagpasin ang pagkakataon. Ayan, nandyan sila, Pastor, uh-huh, at PDP Laban na kailangan natin dito sa bayan. Ayan yung mga, kasi sobrang dumi na ho, uh-huh, ng gobyerno ngayon. Sobrang dumi ng... ang daming basurang mga politiko na nagkalat sa gobyerno ngayon, nakarapat dapat ng palitan. Yeah. Ng mahuhusay, tapat, at may malasakit na totoo sa bayan. Pangit kasi yung salitang malasakit lang . Puro lang salitang malasakit, may pagmamahal sa bayan, pero kulang naman sa gawa. Pero nandyan, sila Pastor Apollo Siquibuloy, sila Senator Bongo Bato, at buong PDP Laban, na karapat dapat na iboto para sa ating bayan. Ayan. So, talinuhan na natin ngayon siguro, simulan na natin sa 2025, talinuhan na po natin sa pagpili ng mga kandidato. Huwag na po tayong maglalagay ng magiging problema lang natin. Maglagay tayo dyan ng makakatulong para gumawa ng solusyon. Okay? Maglalagay ng problema sa gobyerno. Ang dami ng problema natin sa gobyerno. Tanggalin na natin yung ibang problema dyan. At huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga campaign slogan, sa political brand and all that. Titingnan natin kung yung political brand nila at yung slogan nila ay tumutugma doon sa mga kinikilos nila. Halimbawa, gusto ko ng kalinisan. Yan, oo. Tingnan natin kung may nagawa ba ang tao na to, politikong do, para sa kalinisan. Tingnan natin doon sa komunidad na pinanggalingan niya kung may nagawa ba talaga siya sa kalinisan. So, ganun po ang pagpili, no? Tingnan natin yung background. Kung yung sinasabi ba niya ay tumutugma sa mga previous na nagawa niya. Kasi minsan tayo kahit sa mga jingle-jingle lang ng mga kanta-kanta na dadala tayo doon talinuhan na po natin. Tingnan natin kung ito ay may nagawa na ba. Ha? At sigurado, pag may nagawa na yan, may maitutulong yan sa ating bansa. Huwag na huwag basta tayo maniniwala doon sa mga naririnig-rinig lang natin. So, tulungan natin ang sarili natin at i-check ang background ng kandidato para hindi tayo nagkakamali at hindi natin matatawag ang sarili natin na sa mga susunod na eleksyon ay mabubudol na naman tayo. At yun nga, mga solusyon. Dapat yung gumagawa ng solusyon. Sa baha, ano solusyon? Magtanim, magtanggal ng basura, magpulot ng basura, maglinis ng paligiran, magtanim ng puno. Kaya regarding dyan, Kuya Jay, basahin mo yan. Ito, bukas na po, isasagawa Saturday ang ating tree planting activity nationwide through the initiative of Pastor Apollo Siquibuloy. Ayan at siyempre, bukas yan ha. Huwag natin kakalimutan, mga kababayan, buong Pilipinas po ito. Makilahok po tayo at nakikita nyo sa screen kung sino or saan lugar meron. Buong Pilipinas po ito. Screenshot nyo na lang kung saan kayo. Para makita nyo, para makontak nyo. Yan, Rizal, Capiz, Bacolod, Luzon, Visayas, Mindanao ito. At meron nga dyan sa Albay sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, no, alam ko na yung mga kabundukan natin yan, pinapatag na ng mga quarry. Kaya, maging solusyon na lang po tayo, huwag na tayong dumagdag sa problema. Kasi pinapoproblema tayo sa baha-baha na yan. Ito ang tunay na solusyon. Pagtatanim para mahigot nila yung baha, yung mga tubig. Tsaka, pangdagdag din yan na pangpaganda ng pollution. Yan. Pangsala sa pollution ng yung mga puno-puno na yan.
Oo. Kasi pagka walang puno, yung pollution diretso sa ilong natin. No, tsaka yung oxygen, lalong gaganda, lalong magiging fresh. Ayan. Bukas na po yan, ha? Huwag natin kakalimutan, ha? At syempre, hindi lang yan. Sa mga susunod, next week naman, magkakaroon tayo ng clean up drive sa mga coastal, November 23, 2024. Nationwide din po ito. Yan, sa mga katabing dagat naman yan, pupwedeng dyan sa, ano, di ba? Dyan sa Manila Bay. Pupwedeng sa Batangas, o dyan sa, basta sa mga lugar na may dagat, dyan pupunta ang SMNI KOJC. Abangan po natin yan. At ibabalita po namin dito yung mga detalye niyan sa mga susunod na araw. At siyempre, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, ala? 40 days na lang, mga kabarateros, at Pasko na. Ayan, malapit na magpasko. Ang bilis-bilis, eh, no? Oo, Ninong MJ, Ninong Admar. Nandiyan yung mga ninong natin, ano? Oo, nandiyan yung mga ninong natin, ano? Marami-rami tayong regalong maiipon nito. Ang dami na nating ninong ngayon. Kasi marami na tayong kapamilya. Kapamilya natin ang buong KOJC at buong SMNI. Talagang ano na natin yan, hindi na yan iba sa atin. Ayan. Siyempre, at kita-kita po tayo uli, Banateros, dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan. Pagmaliban natin, ako po si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan niyong tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero. Yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banatero. Boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros, say walang makakaaban. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros, say walang makakaaban. This is SMNI News Channel, truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.